Hi, welcome back to my channel. Ako nga po pala si Wilby TV. Nagpa-vlog po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips kung paano gamitin yung mga halamang gamot at saan mga sakit na dapat gamitin. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, kung may ganito o may ganyan. Mag-comment na rin po kayo kung nagustuhan po ninyo itong iba-vlog ko. I-share na rin po ninyo. Ang ibablog ko po ngayon na ito, carabao grass. Yan. Kukuha lang po kayo ng carabao grass. Marami po niyan sa parang o sa mga bundok, sa mga tabi ng ilog, tabi ng sapa, kahit saan lugar dito sa Pilipinas. May nabubuhay po. Kinakain po yan ng carabao, carabao grass. Kilala po ito sa nayon o sa bundok, sa bukid. Ito po, kung bagong tuli po kayo, yung normal na pagtutuli. Yung pinupukpok, yung pinapasok yung pinis sa ahoy, tapos bibiakin yung balat. Ito po yung gamot. Pang-ampat po siya ng dugo para hindi masyado madugo yung pagtuli. Hugasan po ninyo muna. Hugasan po ninyo muna ito. Ito lang po kukunin nyo ito. Yan. Yan. Saan parte yung bahagi ng matulian na nagdugo, i-ganin nyo at talian nyo. Tapos pagkatali yan, kumuha po kayo ng tila kung ano pang mga piling pantali. Itali nyo pa ganyan. O kung ano pa yung comfortable sa inyo na piling pantali sa bagong tuli. Kung madugo po yung pagtutuli sa inyo, ito po yung nakakaampat po siya ng dugo. Hugasan po ninyo muna bago ninyo ilagay sa ari ninyo o sa pinis. Ayan. Tapos kahit ganito lang karami. Ayan. Ganito siya karami. Epektibo. O mas lalo na po pagkakuha ninyo, palagi po ninyong hugasan para madaling gumaling yung sugat o sa ilog. Ibabad ninyo yung kan bagong tuli na pinis para lalo siyang gumaling lalo yung sugat. Epektibo din po yung tubig. Ito po yung binabalag ko, carabao grass. Marami po niya sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Meron din po ito sa ako sa mga tabi ng sa katabi ng kalsada. Nakuha ko lang ito. At ito lang po, hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan ninyo ang pag-vlog ko, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, comments, and share. And naniniwala po ako sa kasabihan na kung may tiyaga ka at sipag at diskarte sa buhay mo, balang araw matutupad mo ang iyong mga pangarap na minitikting matagal na.